OILZ Finance is the highest paying auto, staking auto and compounding protocol. You only need to OILZ Finance are just buy, hold and watch your portfolio grow over time in a seamless and safe way. OILZ Finance is the highest fixed staking annual percentage yield up to 498,249%. Believe me, it is 100% true. In OILZ Finance, the interest is paid every 15 minutes, 96 times per day. Also, OILZ Finance is supported by OILZ Treasury to maintain price stability and greatly reduced downside risk. The dynamic burning mechanism in the defenders wear 3%. The token burnt to reduce heat circulating supply and keeps OILZ protocol stable. OILZ Finance's automatic staking and compounding in your wallet, the best among the best staking platform. Let's presenting OILZ Finance. Gusto bang kumita ng libreng pera online? Sakto ka sa channel ko dahil nagtutubo ako sa paano kumita ng libreng pera papa online man yan at offline. Kaya ang gagawin mo lang ay mag-subscribe at hit ang notification bell. Maraming salamat, Ka-Barya! Pero bago yun mga Ka-Barya, kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel Ka-Barya TV, eh huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell dahil lagi ako nag-upload ng mga interesting videos tungkol sa kung paano tayo kikita ng libreng pera sa application at website. At nagbibigay din ako mga Ka-Barya ng GCash pag-ibaway ko every time na nag-upload ako ng panibago kong videos dito sa channel ko. Ang kailangan nyo lang gawin mga Ka-Barya ay mag-comment ng hashtag Ka-Barya TV at GCash number ninyo para ma-select ko yung limang mananalo. So without further ado mga Ka-Barya, puntahan na natin yung topic natin for this day. So for today's video mga Ka-Barya ay pag-uusapan natin at re-reviewin si OILZ Finance. So the highest paying auto staking and auto confounding protocol. So itong si OILZ Finance mga Ka-Barya is staking, or ito yung tinatawag na mag-hold tayo ng tokens and then makaka-earn tayo dito ng rewards na maaari natin pagkakitaan. So scroll down lang natin mga Ka-Barya para ma-explore natin yung kanilang website. So yung website nga pala ni OILZ Finance ay nasa description box sa baba. I-click nyo lang yan mga Ka-Barya and then madadirect na kayo dito. So nakalagay dito OILZ Auto Staking Protocol. So dito mga Ka-Barya, yung API nila or yung annual percentage yield nila ay umaabot ng 498,249% na nagsasabi na sila yung pinakamataas na magbigay ng kanilang API or annual percentage yield. And then dito mga Ka-Barya, yung rewards mo ay madadirect na agad sa wallet mo every 15 minutes. So mamaya ipapaliwanag ko yan. So using the simple buy, hold, earn system and a suitable fixed compound interest model, OILZ Finance grows fast and easily your tokens without moving your assets from your wallet. So ibig sabihin mga Ka-Barya, ang kailangan mo lang daw gawin dito, bumili ka ng token, mag-hold ka, and then makaka-earn ka na dito ng token. So wala ka nang ibang gagawin kundi simple lang yung tatlo na yan, buy, hold, and earn. So makikita natin dito yung white papers. So mamaya natin puntahan yan. So all OILZ holders are rewarded with automatic compound interest which is paid every 15 minutes. So yung mga nag-hold ng OILZ, yung mga tao na, mga holders ng OILZ Finance, so kusa nang dumadiretso yung kanilang interest. Kumbaga parang nagpahiram ka dito ng token and then yung token na yon magkakaroon ng interest every 15 minutes. So, how much can I earn? So, as the end of the year and with 1,000 USD or 50,000 pesos of OILZ, ito yung kanilang token invested. So, you can earn up to 498,249,000 USD. Sobrang laki niyan mga Ka-Barya. So, yung 50,000 mo, so magiging 498 million. So, hindi ko lang alam mga Ka-Barya kung ito ay totoo. So, syempre, so, itong video na to is review ko pa lamang. So, hindi ko pa rin siya na itatry. So, kung kayo mga Ka-Barya, mahilig sa mga staking na katulad na to, so, pag-isipan nyo muna maigi bago kayo sumali. So, hindi lahat kasi na nakikita nyo na magagandang numero is maganda na. So, kailangan, meron pa rin kayong pansarili yung research. So, dito, earnings are calculated in a scenario where the SAP or sustains the rebase interest for 365 days. Yan. So, launch OILZ app. So, makikita rin natin dito, OILZ Auto Staking Protocol or OAP. So, features. So, ito yung token nila, yung dollar sign OILZ.
So, is the native token which interest-based rewards are paid. So, yung token pala na to, kumbaga, yung pinahiram mo na token, magkakaroon ng interest. And then, ang tawag doon is OILZ token. So, every token holder automatically receive 0.0243%. So, interest every 15 minutes. Just for holding OILZ token in their own wallet. So, yan. So, magkakaroon ka ng 0.0243% every 15 minutes kapag ka token holder ka ni Finance. OILZ Finance. And auto-compounding, so paying auto-staking and auto-compounding protocol with the highest peaks annual percentage yield of 498,249% in crypto space. So, si OILZ Finance, mga kabarya, ito yung platform na ang gagawin mo lang, bibili ka lang, mag-hold ka ng tokens, and then magkakaroon ka na ng interest. So, every 15 minutes, magkakaroon ka dito, mga kabarya, ng 0.0243% para siyang invest, wait, and earn. Parang ganon. Pero syempre, mga kabarya, pagdating sa cryptocurrency, so staking ang tawag sa kanya. So, interest rewards are compounded every 15 minutes for every BSC wallets holding any OILZ token. So, yan. OILZ Insurance Funds Valuation, so IFB. So, 4% of all trading fees are stored in the OILZ. That finance insurance fund which helps sustain and back the staking rewards by maintaining price stability and greatly reducing downside risk. So, dito naman tayo kay OILZ Treasury. So, the treasury function as additional financial support for the IFB in the event of an extreme price drop of the OILZ token or unforeseen black swan event. So, si OILZ Treasury, mga kabarya, yung nangangasiwa kapag ka tumataas na or bumababa na yung value ng token nila. So, ito yung isa sa mahalaga na part ni OILZ Finance, si OILZ Treasury. So, it helps to establish a floor value of the OILZ token. So, OILZ Treasury provides funding to the new OILZ that finance products, projects, and marketing activities. Kumbaga, pag sinabing Treasury, siya yung nangangalaga ng token nila. So, siya yung kumakalap ng token. So, siya rin yung namamahala kung tataas or bababa yung kanilang token. And then, dito naman sa the defenders, nakalagay dito, 3% of OILZ traded are burned in the defenders. So, yung token nila, 3% yung naibiburn dito sa defenders. And the more that is traded, the more get put into the fire, causing the fire fee to grow in size. So, mas maraming nagte-trade. So, mas lumalaki yung kanilang token dyan. And larger, true set, self-fulfilling auto-compounding, and reducing the circulating supply and keeping the OILZ protocol stable. So, mas marami daw magte-trade sa kanilang token. So, 3% yung nakukuha ni defenders dyan para i-burn yung kanilang tokens. And then, dito sa Insurance Fund Valuation or IFB, so, keep holders protected by, so, achieving the long-term sustainability and future growth of the OILZ protocol, and greatly reducing the extreme price drop of OILZ token, avoid flash crash through the price stability. So, how it's work? So, paano daw siyang gumagana? And 4% of all trading fees are stored in the OILZ Insurance Fund, which helps sustain and back the staking rewards provided by the positive rebase. So, the defenders, so, burns token supply. So, ito yung paggawa ng kanilang token. So, ito yung nagbe-burn. So, prevent circulating supply getting out of hand and becoming unmanageable. Offset positive rebase interest printing. So, how it's work? So, scroll down lang tayo. So, nakalagay dito. So, pwede kayong rito, kumalap ng information. So, nakalagay dito, is OILZ token audited? So, sabi dito, yes. And then, how to stake? So, kung gusto nyo mag-stake dito, so, pwede kayong kumuha ng information dito. So, ang sabi dito, paano daw ba mag-stake? So, nakalagay dito, OILZ has creative and innovative auto-staking token that provides user the simplest way to receive staking rewards. Just hold, so mag-hold lang kayo ng OILZ token in your wallet and you will automatically receive staking rewards. So wala na kayong gagawin, mga kabarya, mag-hold lang kayo ng OILZ token and then hintayin nyo lang magka-receive or makakuha kayo ng interest rewards
dito sa OILZ Finance. So, how do I get my rebase rewards? So, yan, pwede nyong basahin yan. So, the rebase rewards are the staking rewards. You are entitled to receive rebase rewards just by holding OILZ token in your wallet. So, para makakuha pala kayo ng rewards or interest, so, dapat holder kayo ng OILZ Finance. Na meron din kayo dapat na OILZ token sa wallet ninyo. So, where can I buy OILZ token? Sa nakalagay dito, the OILZ token is available on DEX and CEX. So, dito kayo mga kabarya, maaaring bumili ng kanilang OILZ token dito sa DEX wallet. And then, pwede rin kayo bumili rito mga kabarya ng OILZ token dito sa CEX. So, yan, pwede kayong bumili ng token dyan. So, gamitin nyo tong wallet na to. And then, nakalagay dito mga kabarya, what is the slippage for the trade? So, i-click nyo lang yan. So, there are two different slippage that can be used for trading OILZ token. So, number one, when you want to buy, you will need to put the slippage at least at 11%. When you want to sell, so you will need to put the slippage at least at 18%. So, pag bibili kayo, 11%, yun dapat slippage nyo. And then, 18% naman pag mag-sell kayo ng token nyo ng slippage. And then, you might need to add higher slippage when there are lots of buy and sells of OILZ token, but you should only ever incur the same buy and sell fees as mentioned above. So, is there a maximum supply of OILZ? So, pindutin lang natin yan. So, OILZ token is a token with elastic supply and there are no standard for its quantity. So, OILZ token does not have a maximum supply. So, unlimited mga kabarya yung OILZ token natin dito. Wala siyang maximum, wala siyang minimum. So, when does the rebase occur? So, nakalagay dito, the rebase occurs every 15 minutes and it's distributed 0.02355% of circulating supply. So, how are we handling inflation? So, paano daw ba natin pangangalagan o hahawakan yung pagtaas o pagbaba no kanilang OILZ token? So, one of the exciting features of the OILZ Finance protocol is an automatic token burn system named the Defenders. So, mula sa the Defenders, so, mapapangalagaan natin yung inflation. So, kumbaga, meron na silang automatic token burn. So, kumbaga, nasa system na nila mga kabarya na tinatawag na Defenders, sila yung umahawak ng lahat ng mga natitrade. So, 3% ng mga lahat ng mga nagtitrade, 3% yung nakukuha nila rito. And then, yun yung binaburn nila. So, nakalagay dito, the Defenders burn 3% of out of all OILZ Finance token market, sales are burned in the same individual transaction. Kumbaga, para mapangalagaan yung inflation, so, yung itong Defenders na mga kabarya, yung automatic na gumagawa dyan para mag-burn. So, yan. Pwede kayong magbisita dito sa kanilang Telegram account, sa Twitter account, sa Discord account, and then pati sa Telegram account uli, and then dito sa may kanilang YouTube channel. So, pwede kayong mag-visit dyan. So, basahin natin mga kabarya yung kanilang white papers dito. So, i-scroll up lang natin. So, punta tayo dito sa kanilang white papers. So, OILZ was born at the perfect time to lead a defined revolution with OILZ Automated Service Protocol or OAP, a new financial protocol with more innovations than other products that help easier staking and gives OILZ token holders the highest stable profit in crypto. So, kumbaga mga kabarya, so nabuo itong OILZ token na to para sa mga mahihiling mag-staking, so, or yung mga nag-hold ng mga token. So, ang gagawin lang dito is hold ka lang ng token and then hintayin mo lang yung every 15 minutes para magkaroon ka ng rewards or interest. So, sinasabi rin nila rito mga kabarya na itong OILZ Finance, yung may pinakamataas na nakukuha na profit pagdating sa kanilang token. And then, dito naman tayo sa kanilang white paper. So, yan yung kanilang white papers. The white papers provide comprehensive information about OILZ Finance or Finance. So, including gameplay and other game-wise features such as ecosystem, token economy, DeFi platforms. It also show details and progression regarding the development, creative, and consulting teams. So, yan.
And then dito naman tayo sa kanilang OILZ.finance. So yan, pwede nyong basahin yan mga kabarya. So nandun lang din kanina yan sa website. So yan, meron silang tinatawag na low risk with the OILZ.finance insurance fund valuation or IFB. So yung sabi ko nga, 4% ng natitrade ay dyan nila nakukuha yung fee para mapabawas yung kanilang pagbaba ng kanilang token. And then easy and auto safe staking. So interest yield and automatic payments. So you need not be worried about having to restake your tokens. Interest yield is paid automatically and compounded in your own wallet. So you will never miss a payment. So sabi nila rito, automatic na kayo mababayaran once na meron kayong hinuhold na token. So highest fixed APY, o ito nga yung annual percentage fee na 498,249%. And plus interest payments, auto token burn. So one of the exciting features of the OILZ.finance protocol is an automatic token burn system named the defenders. So 3% nga nung nakukuha nila na trade dyan, lahat nung nagtitrade dyan, 3% yung nakukuha nila para i-burn yung token. Yan. So dito naman tayo sa how does auto staking features work. Ayan, pwede nyong basahin yan. So kailangan nyo lang mag-buy, mag-hold, at saka kumita. So yan lang, sobrang dali lang. And then dito naman tayo sa insurance fund valuation, risk free value or RFP. So isa separate wallets in OILZ.finance system plays an important in the OILZ auto stake operation. This wallet collects funds to support and stabilize the liquidity pool, preventing the sharp sell of that might drain the liquidity pool and lead to the extreme price drop of the OILZ token. So, kumbaga mga kabarya, itong wallet na to mga kabarya, yung kumukolekta ng mga funds or ng mga earnings ng kanilang token para ma-stabilize yung kanilang gastos dito. Kumbaga para parang nag-hold din siya ng pag or nag-maintain din siya ng pagbaba or pagtaas ng value ng kanilang token. And then dito, 4% of all trading fees are stored in RFB. So, which sustain and box that staking rewards provided the positive rebase. So, 4% lahat daw ng nag-trade na nagkaroon ng fees or yung trading fees na tinatawag. So, napupunta rito. So, ito yung kanilang IPV wallet address. Ayan. And then, dito naman tayo sa the treasury. So, ito, nabasa na natin kanina yan. So, ito naman yung kanilang treasury wallets. So, the defenders naman, so yan, sabi ko nga kanina 3%. So, ito yung automatic burning system nila, itong the defenders. Ito yung the defenders address. So, OILZ.finance auto liquidity engine. So, market liquidity is of utmost importance and plays a virtual role in allowing the buy and sell of OILZ tokens on PancakeSwap. So, yan, maaari pala kayong mag-buy and sell dito sa PancakeSwap. So, yan. So, maaari nyo itong basahin mga kabarya. So, yan. So, here is how the OILZ.finance Auto Liquidity Engine or OALE works. So, every 48 hours of 22:52:48 UTC time, our OILZ.finance Auto Liquidity Engine will inject automatic liquidity into the market. So, one each buy order is 2% tax-free. So, meron palang tax-free to. Or sell order, there is a 5% tax-free. So, pag magbabuy ka, mayroong 2% na tax. And then, pag magsasell ka naman or magbebenta, may 5% ka na tax. So, yan. Pwede nyo basahin yan mga kabarya. So, March 18, 2022, please note that the above wording has been corrected with the additions of the 22:52:48 timestamp. Ayan. And then, dito naman tayo sa the PIX, annual percentage yield. So, is the acronym of annual percentage yield. So, this measures the real rate of return on your principal token and amount by taking into account that effect of compound interest. In the case of OILZ.finance, your OILZ token represent your principal. So, ito yung inyong puhunan, yung OILZ token ninyo. The compound interest is added periodically on each epoch or every 15 minutes.
So, yung interest na makukuha nyo sa inyong wallet gamit ang OILZ token, every 15 minutes yung interest nyan. Your new principal amount is your then current OILZ token amount. So, plus your new rebase token amount, this total is what gets calculated for your next rebase rewards. So, interest, think facts that about APY is that your balance will grow over time. So, pataas ng pataas yan mga kabarya. For example, with the compound interest of 0.0243%, if you start your balance of 1 OILZ token on the one day or the day 1, your balance will be 0.0243 OILZ token. So, dito naman tayo sa how the API is calculated. So, yan. Simple interest equation. So, principal plus interest. So, yan. So, medyo hindi ko kabisado to. So, pwede nyo itong bisitahin. So, simple interest formulas and calculation. So, yan. Pwede nyo ano yan. Bisitahin yan. Pag-aralan. And then, yung kanilang compounding interest in perpetuity. So, pwede nyo basahin yan mga kabarya. So, yung link nito nasa description box sa baba. So, OILZ Finance Token. So, OILZ Buy and Sell Fees. So, OILZ Buy and Sell Fees are an important component of the OAP. They provide capital for performing critical functions to the protocol. So, other protocols utilize selling bonds to support the same function as OILZ Fees. But we believe that approach is riskier because its bonds are not purchased. The token can lose it. Supports and spiral downward in price as we have seen with several of these bonds based protocols. So, selling bonds also cost token holders. It's reduced the amount of annual percentage yield that can be offered and eliminates the ability to offer a stable APY. So, the amount of the fees, 11% for buys and 18% for sales, allows OILZ to provide OILZ token holders with a stable high yield of 498,248% annually. So, one additional benefits of the high fees is that OILZ is the only token that benefits when whales dump because of the fees collected support OILZ token holders. So, utility of OILZ token trading fees. So, number one, placement and utility of OILZ trading fees by trading fees. So, LP. So, 2%. FB, 4%. Treasury, 2%. The dependers, 3%. So, meron siyang 11% mga kabarya. And then, pagdating naman dito sa sale trading fees, so 5% sa LP, IFB naman 4%, treasury 6%, and the depender 3%, total of 18%. And then, dito sa placement, so LP trading fees goes to backing the liquidity of the BNB or OILZ pairs on pancake swap, ensuring an ever-increasing collateral value of OILZ token. So, sa IFB naman, trading fees are stored in the OILZ insurance fund, which helps sustain and back the staking rewards provided by the positive rebase. Sa treasury, so trading fees go directly to the treasury which supports the IFB and provides a marketing budget for OILZ token and funds new product development. So, sa dependers naman, so 3% of OILZ token traded are burned in the dependers. So, dito naman sa the audited, so we distinguish ourselves from all other projects. Certix has joined as a partner and they are conducting the most objective evaluation so possible based on each component of the project. So, OILZ Finance Platform naman. So, price link accumulating yield project. So, the OILZ that finance team is focused on bringing new and exciting projects that utilize OAP and the latest and best methods of generating rewards for OILZ token holders. Our second project, following the revolutionary OILZ auto staking and auto compounding token, is OILZ that finance platform for price link accumulating yield. An easy and fun contest for OILZ token holders. So, the project is proven as being a revolutionary way to get people to save money they earn. So, how to use? So, yan. Maaari nyo basahin yan. So, how are the price guaranteed? So, the price are generated through a simple mechanism. When a new participant enters OILZ.finance, the amount deposited will automatically generate interest thanks to the
OAP. So this interest combined with all others' interest generated by the deposits of other participant creates the grand prize. So kumbaga parang ano to, merong pa-premyo yung token holders nila. So basahin nyo lang maigi yan, mga kabarya. So yan, punta tayo naman dito sa kanilang roadmap. So pagkasasali kayo sa mga ganitong platform, syempre ang una nyo titingnan is roadmap. So dito nyo kasi makikita kung hanggang saan na yung kanilang nai-improve, nagagawa, natatapos, o hindi pa mga nagagawa. So yan, sa quarter 1, ito yung 2021. So i-ano na natin yan, skip na natin. Dito na tayo sa quarter 2 ng 2022. So ayan. So nakalagay dito, pair launch of pancake swap. So an encrypt liquidity lock 10 years. Unicrypt token vesting. So pre-launch marketing coin gecko listing. So mapupunta na sa CoinGecko yung mga top exchangers natin, yung kanilang token. So coin market cap listing. So yan, mga top exchangers yan. Coin tracker listing, DAP radar listing. So development mobile application, iOS and Android. So OILZ.Finance project. So sa quarter 3 naman ng 2022, dashboard version 2. So partnership DeFi, cross-chain integration. So OILZ merchandising, launch alpha version mobile application, iOS and Android. Sa quarter 3 pala natin malalaman yung kanilang alpha versions. So quarter 3 ng 2022. Pagdating naman sa quarter 4 ng 2022, ito na yung NFT collection, NFT OAP project. So ito yung guides nila, mga kabarya, pwede nyo basahin. So pre-launch sale. So yan, pwede nyo basahin yan. So pancake swap listing, pwede nyo basahin. So sa pink sale pre-launch, sa pancake swap launch, no team tokens, no extra mint or hidden tokens, pwede nyo basahin. No rug pull, no bots. Kapag kasasali kayo sa mga ganitong platform, mga kabarya, so mas maganda na bisitahin nyo yung kanilang social media accounts, dahil minsan nagbibigay sila ng mga latest updates doon, and then mga nagpapa-airdrop doon sila ron. So nagbibigay rin sila ron ng mga libreng token. So ang gagawin nyo lang, i-follow nyo lang sila sa kanilang Telegram account, Twitter account, Discord account, pati sa kanilang YouTube channel account. So yan yung una nyong gagawin, mga kabarya, dahil maraming benefits once na sumali kayo or mag-subaybay kayo sa kanilang social media account. So hanggang doon lang naman, mga kabarya, more on staking lang naman to. So kailangan lang natin bumili ng kanilang tokens, mag-hold ng tokens, and then hintayin natin every 15 minutes na maka-earn tayo ng OILZ token. And then yung OILZ token na yon, so sa quarter 3 ng 2022, so magkakaroon na ng price listing, so ng top exchanger. So, kumbaga, magkakaroon na ng value itong kanilang OILZ token. So, kapag kaganoon na, nagkaroon na ng value, so, maaari na natin itong gamitin para i-exchange into real money. So, kapag nasa real money na, so, yun, maaari na natin pagkakitaan itong kanilang OILZ finance na platform. Pero, syempre, mga kabarya, so, kahit gaano kaganda yung pinapakita nila rito sa kanilang white papers, so, mas maganda pa rin, mga kabarya, na pag mag-invest kayo sa mga ganito, dapat yung kaya nyo lang. So, wag yung lahat ng pera nyo, i-invest nyo dahil lang maganda or maganda yung nababasa nyo rito, pati yung kanilang platform. So, mas maigi pa rin, mga kabarya, na mag-research muna kayo. So, magkaroon kayo ng pasarili nyo research about sa nagustuhan yung platform tulad nito. So, para hindi kayo malugi. So minsan kasi kumikita tayo sa mga ganito, yung iba naman nalulugi. So hanggang doon lang naman, mga kabarya, yung aking review dito sa kanilang platform na OILZ Finance. So yun, gagawa ako ng panibago kong review once na magkaroon na ng test version or alpha version itong kanilang platform. So yun, natatapos na yung tutorial natin. Maraming salamat, mga kabarya.